malupit na balita. Si Panelo, yung kapwa niya DDS, ay isinumbong niya kay Duterte. Kasi sobrang garapal daw mangharas, mambastos ng mga tao. Ang sabi doon ni Panelo kay Duterte, ay napaka-unfair kung magiging bastos si mga DDS dahil sabi ata kayo ho ang hari ng bastos, huwag kayo papayag na masapawan. Alright, tumaas ang rating ngayon ni Pacquiao kasi naawa sa kanya mga tao eh. Parang yung nangyari kay Lenny, the more na ina-atake siya ng mga ano, ng mga trolls, ng mga DDS, eh tumaas lalo ang rate. Oh. Hindi naman nakakatulong yung mga ano eh, yung mga pambabastos pangharas eh ng mga DDS eh. Eh ngayon si Pacquiao nung una ay ito, I'll be honest ha, boksingero ba ang kasagutan sa problema ng ating bansa? Yun, oo. Pero nagbago ang ano ko doon, gawa na, nung nabigyan ng pagkakataon si Pacquiao sa Senado, ay mas magaling siya sa mga ano, nag-aral, nagbago paningin ko kay Pacquiao. Akala ko nung una, ito pa padalwa, akala ko nung una, si Pacquiao ay magiging utu-utula ang yan dyan sa Senado. O ano kung sino-sino, ay mali pala, hindi, yung pala ang maganda sa ganyan, hindi mo pwedeng diktahan. Kasi maganda sa kay Pacquiao at sa kay Isko, they speak from their heart, galing sa mahina, hindi sila nadidiktahan. Oo, eh kakaiba sila eh. So I have no problem kay Pacquiao ngayon, ang mga tao ngayon, ang pulso kay Pacquiao, kung ito yung vice president ay panalo ito. Oo. Ito maganda at kung ito si lalaban to ng vice president, ayaw na laki pa kayo kung presidente, ayaw talaga, yun ang totoo. Pero kung vice president, ay mabuti pa ito may ganitong ano, at hindi magnanakaw ito. At sa kagagawin nito ang trabaho niya, masipag, o. Maraming mga intriga, siyempre, everybody can put there to somebody, o. At pag ginawa na yan, talo si Duterte dahil mababasag ang Mindanao. So in case, kung may patatlo, mas may pag-asa. Mas may pag-asa pa ang Marcos na manalo pag yung tatlong yun ang naglaban as a vice president. Dahil basag ang Duterte sa Mindanao kay Pacquiao. So kung kay Pacquiao ay vice president lang, yun ang pulso ng tao na binibigay sa kanya, natuwa sa kanya. Dahil ano siya, nalaban kay, pinapansin niya yung mga maling bagay, hindi siya takot eh. So, nag-iba ang pananaw ko kay Pacquiao. Huwag lang ang presidente. Huwag lang ang presidente. Oh, pero kung vice president, eh, okay siya. Yun ang pulso ng mga tao. Yeah, another thing about kay Pacquiao, halimbawa kay employer, lately, iba na ang mentalidad ng mga employer ngayon. Ayaw na nila ng mga matatalino yung smart ass, okay? Yung kahit na medyo mahina at madali naman turo at honest naman, ayun ang hiring ko. Yun ang mga employer. Yun ang makikita na natin, tayo, employer tayo, kung tayo mga mamamayan, dahil tayo ang taxpayer eh. Hiring ko si Pacquiao yung mga ganong klase. Vice president niya lang, wag lang yung presidente. Oo. Dahil yun, maamong tupa, yun ang mga may potential na maging matino. Oo. Hindi na kailangan dito yung mga slick issue daw, maraming... Bakit yung maghahanap kayo ng mga masyadong malalim na sa politika, yung mga dynasty family, mangi-intimidate lang yung mga ano. So, masyadong madami silang compromise. Ito, si Pacquiao, walang, hindi magnanakaw to. Yun ang guarantee na walang compromise. Nung una, bakit yung asawa mo, yung mga kapatid mo, ay ano, pero maganda naman ang paliwanag niya. Hindi ko na, kasi, ang sabi niya, ay hindi talaga... Huwag ko kayo malalaman na sasama sa korupsyon. Kasi mapera naman sila, hindi na nila kailangan yun. Kailangan lang itumulong tayo sa tao. Yung mga simple na mentalidad na ganun, eh okay na yun. Kaysa makahanap tayo ng mga, ano, ng mga siraulo, which is na experience natin yan, ay dun, at mas malalagay sa alangan din yung ating mga pamilya sa mga ganun bagay, mga magkukurap. So, I go for Pacquiao for vice president. Yeah. Ito ang malupit na balita. Si Panelo, yung kapwa niya DDS, ay isinumbong niya kay Duterte.
Kasi sobrang garapal daw mangharas, mambastos ng mga tao. Ang sabi doon ni Panelo kay Duterte, ay napaka-unfair kung magiging bastos yung mga DDS dahil sabi ata ay kayo ho ang hari ng bastos, huwag kayo papayag na masapawan. Puti, lahat inatake nila eh. Lahat ng si Bongbong Marcos inatake niya. Si ngayon si Pacquiao napapagtripa niya. Si Lacson inupakan niya, inupakan. Oh, lahat si Isko, basta hindi ko baluskos lang atakehin nila. Puti. Iba klase nung araw, pag ikaw ang oposisyon ng nangaatake. Eh ngayon eh, ibang klase eh. Napaka-weird nga lang nitong ano, itong nangyayaring ito. Ngayon, sila ang nangaatake ngayon. Inaatake nila ang mga, hindi pa kumukontra, kumakaluskus pala ang atake na nila. Ibang klase. Oo. Oh, ay kahit pop, eh minumura. Putin. Oh, yung mga big time na country, eh minumura. Eh, kaya ano ngayon, wala tayong vaccine ngayon. We pay for the price. So, Bastos Country! Yay! Meron isang DDS ano, na trolls na nasa TV lagi. Malakas ang ano niya eh. Yung ano niya, bisa niyo marinig niya, lagi na may mga bakura na tumatawa sa sasabi niya. Yung basta yung nangaharas lang, nangaharasin yung ano, yung mga hindi DDS, sila lang ang magaling, yung ganoon. Ewan ko, parang nga nagiging bastos country na ang Pilipinas eh. Meron pang isa kalbo, yung kalbo na kamukha ni Puga, pinagmura ng pinagmura si Chris Aquino. Eh, ang mga pagmumura niya, eh, talagang garapal na garapal yung mga sa mga masasailang bahagi ni Chris Aquino. He's less than a man. Kung yung kaya gawin sa kanyang asawa at sa mga anak, yung mga ganong klase pagmumura. I don't know, kasi ang iniisip nila, binabakapan sila eh, ng mga, naging, binabakapan sila ng gobyerno na maging bastos, mangharas ng ganun. Ano bang, nagiging bastos country na tayo? Tela. Oh. Woo, delikado na. Okay, sa totoo lang, mas tumaas ang rating ni Pacquiao kaysa kay Lenny eh. Kasi si Pacquiao eh, talagang hindi takot eh. Si Lenny, napakaraming hesitation yung magko-complain eh, magalang pa. Sus, Mario Josef, eh, ang kalaban mo eh, hindi namang kailangan ba ng galangan to sa ganong klase ng kalaban mo? Sus, Mario Josef, oo. Eh, si Pacquiao, hindi. Straight to the point. Oo, hindi siya natatakot. Humaharap siya. Humaharap siya sa issue. Oo. Talagang ano, yun ang, hindi ko alam na may quality palang ganun si Pacquiao. Akala ko nung una ay talaga magiging puppet lang siya ng Duterte. Ito. Eh hindi, nalaban siya. Pagkamali, nakita niya lang ngayon, naimbestigan niya na marami palang hindi tunay na tao. He have no hesitation na sabihin ang totoo. Na puro mga nasa Senado eh, ano lang. Naging kalakalan na, alam na niya yung kalakalan na kurap. Oo, eh may pera siya kaya hindi siya katulad nila eh. Yeah. So, masyado natin minamaliit si Pacquiao, pero yung iba mga tao nararamdaman nila na ano to, there's nothing wrong with the Pacquiao. Oo. Naging mapaghusga tayo. Ako, ganun din ako nung araw eh, na pag maging mapaghusga ako Pacquiao, pute, hindi makapag-English. O, bago boxingero ang kanyang background. Ay, ito ba ang kasagutan sa bansa? Tapos nakita mo, akala mo, utu-utula ang kay inu-utu-utula ni Duterte, pag ganun-ganun lang. Pero nung mapunta siya sa Senado, hindi siya naging bongo na naging alalay ni ano. Upon his way, sa Senado, natuto siya, nag-aral, lahat-lahat. Nagpakatino siya. And then, na-discover niya kung ano talagang problema ng bansa. And he's very vocal, yo. So, I'm impressed with Pacquiao. Kung vice president lang, so I'm wrong kay Pacquiao. Na masyado tayo naging judgmental. Parang ano pa eh, yung... Ewan ko ba, parang ang mga Pilipino, mas ano sila sa, kailangan ni slick.
kailangan masyadong, kailangan mga slick, kailangan galing sa mga political family. Doon tayo nagkakamali eh. I was wrong with Pacquiao. Yeah, yung isko at kasi Pacquiao, hindi nga pala pwede diktahan yung ganung galing sa wala. Oo. Yeah. Maraming nga palang salamat doon sa mga nag-subscribe at doon sa mga magsusubscribe pa. Hopefully, makagawa pa tayo ng maraming video and God first. Salamat po.